September 14, ganap na alas 3 na madaling araw. Nagtungo kami sa resort na tinatayang dalawang dekada ng abandonado. At ganito ang mga pangyayaring sumalubong sa amin. Ano nga bang tinatagong misteryo ng abandonadong resort na to? Totoo ba ang mga kwento o ito yung mga haka-haka lamang? Sa video na to, sabay-sabay nating malalaman kung ano nga ba talaga ang lihim at kapanipanindig balahibong mga kwento sa resort na to. So yun guys, bali andito tayo ngayon sa ano sa pinaka-entrada ng resort. Pakita nyo nga muna yung oras para sigurado. Ito oh, 8:41 PM. Lapit mo, lapit mo. AM tayo pre. Yan, bali yan. 2:30 AM. Yan, so guys, yan. Bali, dito sa lugar na to, ito mismo yung ano yung lumang barracks ng mga ano ng mga security guard dati dito. So sabi ng mga security guard dati na nakausap namin bago namin gawin tong challenge na to, 3 AM challenge. Bali, hindi na sila tumagal dito kasi nga daw marami nagpaparamdam. Kaya tara, pasok na natin yung resort. Let's go, man. Yan, papasok tayo sa abandonadong resort. Kaya tignan natin kung ano makikita natin sa loob dito. So yun, bali, napakatalahin dito guys. Talagang yan, ring light yung dala namin yun kasi hindi kaya nung kandila lang na gamit namin dito sa liwanag dito. Kaya diretso pa rin tayo. So eto na tayo guys, bali papasok na tayo. Palapit na tayo ng palapit dito sa sinasabi nilang nakakatakot na resort at abandonado. So yun, sa sinabi ko sa unang video, sinabi ko dito na ano, halos dalawang dekada nang sarado itong resort na to, kaya maglalakas loob tayong pasukin ng gantong oras ng gabi. Sabi nila marami daw ano, mga kung ano-ano mga nagpapakita dito, nagpaparamdam. Yung bali, ang problema namin dito, maputik nga kasi umulan kanina, tapos yung taas ng mga damo. Sa tagal lang kasi magkakabandonado nito, bali hindi na na-maintain yung kalinisan ng lugar. So yan, ito yung ano. Tara. Yun, nandito na tayo. Bali, unti-unti na nalapit sa resort. So yun guys, 3:40, nag-alarm na yung relo natin. 3:40 na guys. Tara, tara, tara. Barak, hindi bahay. So yun guys, ito yung CR. Subukan natin pasukan yung makakaya natin. Tara. So yun, tayo sa loob nito. Sarap sa video. So bali, basa pa rin ang ulan, yung paligo. Kaya lalabas tayo. Ay,
Guys, lagi at yung likod nung kanina natin kinuntahan. Kapatahan mo si yung... Diba? Ito guys, yung puro sa likod ko yan. Habang nagsushoot kami sa malaking puno sa aking bandang likuran, bigla na lang namatay ang aming ilaw. Palaisip pa na sa amin ito at nakakapagtaka kung bakit namatay. Ngunit hindi pa pala dito natapos ang mangyari sa amin. Nilapag ko ang aming camera na pangkuha sa video na to upang sana'y ayusin at gawa ng paraan ang aming ilaw. Ngunit sa hindi inaasahan at hindi sinasadyang pagkakataon, may biglang rumehistro sa aming camera. At hanggang ngayon ay palaisipan sa amin to kung ano nga ba ang bagay na rumehistro sa aming video. Bali guys, biglang namatay yung ring light natin, hindi natin inaasahan. Gawin natin kung ano nga ba yung meron dito, kapag nakakaganda tayo guys. Pre, flashlight natin. Pre, bali sabi nila, yung bali ngayon medyo madilim makikita nyo kasi magpupokusan tayo sa camera ng cellphone. So yan, tungkol naman sa likod ko, bali na kasi kita eh. Kaya tayo liwanagan. Itong puno sa likod ko yan. Ito yung sinasabi nila na may nalabas na ng mga kapre. Yung malaking tao, sabi nila. Kaya, hindi natin alam. Kung meron makikita makikita na video, comment lang sa comment section natin. Kung may makita kayong kakaiba. So yun guys, bigla nga namatay yung ring light natin na hindi natin inaasahan, biglang-bigla. Kaya flashlight na lang tayo muna ngayon. Pero yun, habang ginagawa ng paraan yung ring light na maayos, ito muna, magpo-focus na tayo sa camera, sa ano na cellphone nyo. Masagot ka, Robby. Ano guard, naayos guard. Ay talaga. Pabalik mo na yung battery. Lagi mo sa mga malaglag. Hindi. Kagahapon ginamit kayo. Matagal din naman yung naka... Hindi naka-charge. Hindi naka-charge. Kumarot yung kagahapon. So yun guys, bali... Mababa na yung ilaw natin ngayon kasi nga wala na yung ring light natin. So yung... Saan yung mapasok? Sinundan dito. Kaya yung cellphone to? Saan yung papasok dito, bes? Bigla talagang namatay yung ring light natin. Hindi alam kung bakit. Habang ginagawa ng paraan, dito muna tayo. Ban, maraming puno-puno ng balete, kapatsili. Sa tagal naman pagkakabandon na doon ang resort na to, bali, tinubuan na siya ng pagkalalak ng puno. Talagang kung mapapansin nyo dito, kung makikita nyo sa camera natin, o kung pupunta nyo sa umaga, talagang makikita nyo na talagang alalakan ng puno na nakapalibot sa resort mismo. Nilalaman tayo nakadiliman sa mga oras na to. So yan. Bali, papasok tayo sa mismong resort, sa mismong... sa may tangke na pinaguhunan ng panahon.
Saan ba yun? Dito. Dito. Highlight na yun. So yun guys, bali kung maririnig niyo, kung maririnig mo sa audio, puro ano na ngayon, tabing dagat kasi itong resort na ito eh. Pasok tayo dun sa swimming pool. Pasok tayo ngayon sa swimming pool nung nasabing resort. Nasabi ng mga matatandang matapak. Nung din sa unang video guys, sinabi natin na sa tagal na naging abandonado nga ng resort ito, diba naging tampulan na nga siya ng mga pananakot. Andun yung mga sasabi ng mga matatanda na doon lugar na to daw yung sinasabing tampunan ng mga kwento. Tara pre, baba tayo pre. So yun, baba tayo mamaya, baba tayo sa swimming pool. Makakasama sa ano? Bali, puro bubura dito. Talaga, ayan, papata namin sa inyo na rin. Ito yung swimming pool nung resort. Ang maraming bubo. Bali, ito yung sinasabi nila na dito mismo sa pool na to. Kasi naging ano to, naging tapunan nga ng salvage pit. Mamaya papakita namin sa inyo yung mga lugar kung saan tinapon talaga yung mga ano, mga patay o natagpuan dito na mga bangkay na hindi naman dito tinatay pero dito tinapon. So yun, makikita natin sila mamaya dito kung magpapakita pa sila o hindi. Sana may makita tayo, sana. Kung wala man tayo makikita ngayon, hindi mas maganda kasi at least malalaman ng tao na talagang wala nagpapakita sa resort na to. Ito tayo sa ano? Ito muna ito po. Shower. So ito yung shower room nung ano. Ito yung shower room nung ano. Ito kasi sa beach. So yun, sabi ko kasi inyo ang kalaban natin. Hindi ano, baka ahas. Kaya kinajig mo natin. Ginahasa na nakita dito na ano, 2 weeks na siyang patay bago siya nakita. Tapos inaagnas yung katawan niya. Ha? Hindi niya, hindi naman lang. So yan guys, 255 na sa camera natin yan. 255 na, turning to 3 o'clock. Gusto na para highlight yung KM challenge natin. So yun, bali di nalaman kasi ng dagat pero dito mismo sa kinatayuan namin sa lugar mismo na to, dito natagpuan yung babae na ni-rape tapos dito na lang tinapon. Bali di naman siya talaga dito pinatay. Kumbaga ito na yung naging tapunan nung bangkay niya. So yun guys, papakita namin sa inyo yung buong lugar kung saan talaga siya nangyari. Ito Diyan natin si Rebe. Ano pre? Hindi pre, yung daan yan pre. Sa kabila pang daan yan. Ito pre, yung buko pre. Ito yung buko pre. Siyempre yan. Sa taas pa niyan. So yun guys, bali kunti natin guys, 259 na. Ano matay? Yan, 259 na guys. 1 minute na magtitira na.
Pre, dito pre, sa takas ko muna dyan pre. Sabi yung kaya... Pre, mahina yun. Sige natin kung ano. Tatas ka muna dito pre. Saka pre, sa kabilang daan pre, doon o. So yun guys, 3 na. Hindi pre, timo ha. Yes, 3 o'clock na guys. Oo nga pre, ito na. Papasok na natin yung ano yung natawin nilang pitak-pitak. Ito pa, ito pa. Wait, yun yung parang tuloy. Parang gray na ba to? Tuloy na ba to? Ay po, ano? Sabi po. So guys, kung talaga makikita nyo itong lugar ito, napakakita nyo talaga. Pitak-pitak. So yun guys. O, saan ba natin ito? Siyempre, siyempre. Sa kabila pa. Pre, ito yung pitak-pitak, pre. Oo, yan na yung pitak-pitak. Oo nga din eh. Ano, saan natin ito? Pinakapak. Wala tayong kalawin. Pag-ganon, pre. Sukali mo. Ganunin mo. Sapat lang tayo, bitch. Oo, sige, sige. Dari yun. Sukali mo. Oo, yun sila, pre. Sabi. Ano mo? Kung saan magulayin, nangyayin lang po. Sa mga bata po, huwag niyo pong gagawin to ng gantong oras po ng gabi. Bali, challenge lang po ito na ginawa po namin. Ito na rin live natin, pre. Portrait sa portrait yun. Oo nga, nagulat tayo. Pagpasok na doon sa lang sa malaking... Sulang puno. Ay, ano, saan ito lalabas, pre? Pre, yun yung tulay na bato. Okay, pre, yun yung bato. Yun. So, sabi ng mga kasama natin, Bravo Brothers, ito rin, alalabas na tayo sa may tulay na bato. So, yun, guys, kumakita lang, guys. Pitak-pitak ko tawagin. Pitak-pitak, yun. Napakasupan, guys, talaga. Sabi lang. Apat na tayo dito, pre. Kaya. Hindi, pre, kaya, pre. Kumain lang tayo. Tama pre. Pre, sama-sama tayo lalabas. Sama-sama tayo lalabas. Sama-sama tayo pumasok. Sama-sama tayo lalabas. Saan si Kebog eh? Andun, nakuha ng mga shots. Ito na. Ito na. Ito na si Sam. Ito pre, yung dami pa ito pre. Ara. Pre, si Kebog dito. Hindi pre, labas lang pre. Ano yung pre? Hindi pre. Ito nga yun. Ano man. Ay pre, diretso kayo dito. Kert, sila ba ito, Kert? Okay. Ito, pre. Ito yung ano, pre. Ito yung batong ano. Ay, yung bato, pre. Yung bato. Pre, hindi na tayo makapasok, pre. 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 Sabi ko palamanan mo niya, pre. Hindi na makapasok. Sobrang wala. Ano, sobrang wala. Kumakita natin. Balak sana namin pasukin kaso sobrang suka na nung lugar, guys. Hindi natin kakayanin. Baka may ahas dito, guys. Okay, so, yun, bali... Ano? Ay, pa, tsaka sa likod. Yung pitak-pitak, pasok natin. Ito nga, pitak-pitak. Ayun, pre, nasa likod na tayo ng pitak-pitak. So, yun, guys, nasa likod kami ng pitak-pitak. Ito yung pitak-pitak, pre, ito. Ayun, yun, pre. Sabi ko, yan. Yung malaki nga, pre. Pre. Hindi nyo, pre. Tiga lang. Iniwan nyo ako, eh. So, yun, guys. Bali, pasok na namin yung mismong... Pre, sayo kaya dito, pre. Tara, pre. Tara, pre, dito. Saan natin yung lugar dito para
Habang nagsushoot kami sa loob ng pitak-pitak, ay meron na lamang isang parang anino na rumihistor sa camera namin. Pagkamat hindi siya nakuhanan ng video, ganito ang aming nakita. Sa unang tingin, tila ba ako'y mag-isa lang. Subalit kung ipofocus natin ang camera, makikita natin na parang meron akong kasama na isang anino na nagtatago sa dilim. Susutay dyan. Pasok saan? Punta sa taas. Lakad, unay. Oh, sige, game. Hindi, para rin mo, ano. Bes, ito yung pitak-pitak, bes. Grabe na. Oo. Yan. Marco, ilaw mo ito. Isasin yung camera din siya. Tira natin. Please, tas daw mo ito. Ilaw mo. Again, tututukan natin. Guys, para sa inyo itong ginagawa namin na ito, guys. Pumako. Wait lang. Ito sila. Pre, pako nung ilaw, pre. Yung po yung ibabaw ng pitak-pitak. Tapos ikot yung peso. Ikot yung ilaw. Akin yung second na camera. Kasi nakatutok yung ano, ilaw. Okay lang, dito ako magsimula sa puno. Guys, yan. Oras. 317, 318 guys. Yan, 318. 318, yan. Bali ngayon. Kita natin. Gusto namin yung dagat. Hindi, ano? So, yun. May mga bintol pala guys. Kaya pwede, ano, may mga panghuli tsaka malalim na. Hindi nakita yung bato. Kumbaga. Guys, yun yung dati nyo. Pabilyon natin guys. Yan, babaan din helicopter dati yan. Balik naman tayo sa mismong loob ng resort. Tayo dito.
Ayun guys, talaga nakapanglabot sa river na to. Yan guys, so ano, bali, ano na ngayon? Oras. 3:30 Ayun guys, 3:30 na bali. 3:30 sakto. So bali guys, nakikita natin yung buong resort. Kaya ngayon, ngayon na half time yung bigot. Bali, ano na rin. So yun guys, ang pinagtatakalan talaga namin kanina is yung ring light natin kung bakit siya namatay. Kung makikita niyo sa video namin kanina, pumasok kami sa... nung sinubukan namin i-cover yung kamatchile na sinasabing may ano, may kapre. Doon siya biglang namatay guys. Talagang ayaw magpapasok. Yun guys, positive niya naman, ginagawa namin ng paraan para sa video guys. Ito yung ring light. Ayun yung dalawa. Yung chan-chan. Yung putin siya kanina guys. Ito yung battery niya. Saglit lang ginamit sa mga. Wala pa kaming ano guys nang ginagamit. Wala pa 30 minutes. Wala pa 30 minutes na matay na siya. Pero sa bahay, nagagamit namin siya ng matagal. Almost 2 hours. Yan guys. Kaya ito rin yung kahit kaprasong sa'yo nung dito, wala. Kasi yung camera ayaw maano. Kasi yung camera. Tapos yung camera namin kanina, ayaw din mag-capture. Bali, ayun yung ayun gumawa ng shutter niya. So yun, bali, kukunin namin yung panahon namin dito, sa lugar na to. Kasi ano yan, dami na kasing kwento dito, di ba? Ay, ano yung mga kwento? Dito daw, ano? Nasa pinatay, tapos dito yung iwan. Pero dito man dito pinatay. Mahal na saktan. So yun. Sige na. 3M challenge siya na talagang kaiba. Kaibat para sa amin. Challenge talaga. Gumawa na kami ng ibang challenge, pero itong challenge ito yung talagang... Kaiba. Memorable sa amin. Katinang paa. Di ba uulit? So yun guys, bali, may susunod kami ng challenge dito. Si Rebe, nilinta sa paa. Hindi man siya maging 3M challenge, balak namin siyang Go Sandy challenge. Yun. Zombie challenge. Kasi ano, bali papasok muna namin kasi yung isang ano naman, isang Stilo. Isang lumang palasyo naman guys, yan. Kaya abangin yung mga video. Sunod sa lumang palasyo. So yun guys, bali ano, nandito tayo ngayon sa part nung, kumbaga pinakagitna, pinakagitna. Hindi lang kita sarko namin, pero puro puno yung likod namin. Nakatakot. Talagang laki ng puno. Talagang... Ang laki ng mata ni Robby. Bisco po, Lord. Nakatakot. Gamit na talaga ang ring light namin. Para sa inyo talaga to. Itong video na to. Kahit ang na. Pero siyempre, bago... Papasalamatan namin yung cameraman namin, si Dato Boogie. Ano ka na yung Dato Boogie? So yun. Bali... Shout out to Bogart Lily. Basta kung ano man yung makikita natin. Kung ano man yung... Oras na? 3:43. Kaya tayo, para ano? Ilapit mo sa camera. Bubuk po ulo mo. Yan, 3:43 na guys. Yan ang minuto na nabilan sa lugar na to. Ang ganda ka nung... Dapat isa to guys, tignan namin Friday the 13 talaga. Kaso nga lang, syempre Friday, may pasok yung iba. So hindi natin magagawa ng ano, hindi natin siya magagawa ng kulang-kulang. Nakakatulad ng mga nangingisda, mga kababayan natin na taga dito, may nakikita doon sila sa mga puno-puno,
hindi natin mapaliwanag na mga pangyayari. Kaya yun. Kaya tinday po natin na gawin yung challenge. Shoutout po sa akin, Lightsman. Pangalan, Agil. Agil. Shoutout, Agil. Subscribe nyo yung channel nila, ang JabTube. Yan, JabTube PH. Yan. Salamat po sa Lightsman namin, JabTube. So yun guys, kung may gusto pa kayo ibang challenge na paggawa sa amin sa channel ko na ito kasama sila, yung comment down below lang. Halos alas 4 na kami ng umaga nakauwi sa aming bahay. Subalit, akala namin sa resort na matapos ang lahat. Ngunit ang ilaw na kanina'y hindi gumagana, ay bigla na lang namin nabuksan sa bahay. Guys, nagbubukas ulit siya ngayon. So yun guys, dito namin natapusin itong 3am challenge na to. Kung nagustuhan nyo yung video na to, i-share nyo na sa mga friends nyo. Thank tapos i-like nyo. Tapos don't forget to subscribe. Please like, yun. So, comment, and bali, share. Bali, 343 na rin naman. Uwi pa kami. Masyado bang malayo yung uwi namin. Tapos may event pa kami bukas. Yun, so guys, kaya bye-bye! Bye-bye! Subscribe! Subscribe!